So yun nga mga kaibigan ko, so dito na naman tayo for review and konting insight lang para meron lang kayo idea. Our topic for today is about atomizers. So what is atomizers? So pasimple na lang natin para hindi na mahirapan intindihin ng iba or ng mga hindi pa may alam kung ano yung atomizer. So yung atomizer po is yung ikinakabit sa taas ng mod. Yung mod po is ito. Yan, na-review ko po yan kung anong mods yung bagay sa inyo, kung baguhan lang ba kayo or matagal na kayo nagbe-bake. And yun, we are going to talk about RDA, RTA, RDTA, and PAD. Kasi yung PAD, kinakabit din naman siya on top of mod mismo or PAD mod. So, without further ado, let's start with our number one topic, the RDA. For the first part of our vlog, yan. Ang una nating topic is about RDA. So what do RDA stands for? Rebuildable Draper Atomizer. So bakit siya tinawag na ganun? Kasi po rebuildable siya. And ang style po ng paggamit sa kanya is dripping type. So yan, let's part by part po natin siyang i-discuss. So from the top, you can see here, this is the drip tip. And may sinasalpakan po siya. So yung sinasalpakan niya po dito sa head is the Roscas. So yun yung kinaganda niya, hindi siya madaling mahulog. Tapos top cap, ito yung top cap niya, yan. And from here you see the deck, this is the deck, yan. And yung deck ito, yan, this is the two poles, the positive pole and the negative pole or post, depende sa tawag nila. So this is the lip, and sa ilalim they have the 510 connectors or the 510s, yan. So this is connected to the positive ng deck. So kung saan yung positive, nandun yung 510. And this is the negative which is connected from the deck. So etong kabila, so pag ikakabit yung wire, yung kabila, ang paa ay nasa positive, yung kabilang paa ay nasa negative. Yan, kabilaan lang siya. So madalas, kadalasan ginagamit ng mga nagka-cloud chase or malakas gumamit or gustong malakas na vapor is yung dripper, kasi mas malakas ang airflow control ng mga dripper type and mas maganda yung ventilation ng air sa kanya. Though pwede mo namang i-adjust yung airflow control, the tighter it is, mas malasa, the open it is, mas mausok. So yun, magkakaroon tayo ng comparison in the end of the video, so let's proceed muna to RTA. Let's go! And now we have here the RTA. So this is Zeus RTA. Isa to sa mga best selling ng geek vape. So yan, what RTA stands for? Rebuildable Tank Atomizer. So obviously kung bakit tank, kasi may lagayan siya ng juice. So part by part, from the top is 510. Natatanggal to eh, pero hirap-hirap siya dahil dikit na dikit yan. So yung lagayan ng juice, yan, nasa ibabaw. The tank, tapos yung airflow niya. So sa ilalim wala na siyang airflow, pero pakita natin yung build deck niya, kasi iba siya dun sa build deck nung pinakita ko kanina, velocity deck ang tawag dun. So this is the build deck of the Zeus RTA, and kung mapapansin nyo patayo yung build niya. So kabila niya is positive, kabila niya is negative, so lagi tatandaan na yung positive part is connected on the 510 and the negative part is connected on the deck or yung sa body. Tapos ang kinaganda nitong tank na to is ito yung tinawag na leak proof tank, kasi wala na nga siyang butas sa ilalim. So yung mga lumang tank back din is may mga butas yun sa ilalim, pero maganda rin siya kasi mas marami yung airflow niya. Pero ang kinaganda nito nga, magkamali ka ng wick, walang problema kasi walang butas yung ilalim. Tapos ito may chamber siya, so ang purpose ng chamber is, sabi nila, is more on mas malalasahan mo yung flavor ng juice. Kaya kapag gusto mo ng flavor, mas magandang gumamit din talaga ng tank. So yun yung sabi nila base sa mga natanong ko. So yun, comparison on the end of the video. So let's proceed muna to RDTA. So we have here, yan, RDTA Merlin.
So what do RDTA stands for? It's rebuildable drip and tank atomizer. So yun, ang ganda pakinggan, diba? Ang kinaganda nun is 2-in-1 siya. Pwede na siyang dripper, pwede na siyang tank. So how come? Paano? So part by part muna natin. So this is the drip tip, or this is dyan yung sa 510. So hindi siya 510 yung sukat. This is the airflow, kabilaan yan. So this is the deck. So bakit kaya kaiba yung deck? This deck is pole sharing. So ikakabit mo yung paa dito, kabilaan, then kabilaan. So goods pa rin naman siya, kasi na-identify mo pa rin kung ano yung positive and negative ng pole. So automatically this is the positive kasi connected sa 510. This is the negative, which is connected from the deck. So bakit siya tinawag na dripper tank or drip and tank? So kung may cotton ka and build ka rito, pwede mo siyang gawin as dripper style. So pwedeng drip lang yung gawin mo at hindi mo lagyan yung tank. Or on the go ka, pwede mo siyang lagyan ng juice sa ilalim. May daanan yan dito ng juice papunta sa ilalim. So ang gagawin mo na lang, tilt and style. So whenever you tilt it, nababasa yung cotton mo, nagkakaroon ka ng juice dun sa cotton at pwede mo na ulit siyang hipakin. So yun yung kinaganda nito. So ayan, at the end of the video, let's talk about the RDA and this RDTA. Let's move on muna sa pod. So now here we go on the pod. And kinukonsider na siya ata as atomizer kasi sinasalpak naman siya on top of the pod mod. So yan, ang ECPC dito is sinasalpakan mo na lang siya ng OCC. Though wala siyang airflow, yung airflow control niya is on the pod system. Minsan, kadalasan pala, nandun yung mga airflow vent ng air nung... Yan, tulad yan. So nagtatanong kung ginagamit ko ba yung review kong Drag X, yes po. Full mic user ako, pero na-enjoy ko naman dito sa Drag. So may airflow control yan, which is connected under pagka hinipak mo siya. So yun, easy as you see, walang cotton build, walang hassle, salpak lang na OCC, that's it. So yun, ayun yung apat na topic natin for today. Let's move forward and discuss kung ano yung mas okay in comparison ng RDA, RTA, RDTA, and PADS. So let's go. We are back on the front cam, so discussing yung apat. Let's have a comparison on the RDA, RTA, RDTA, and PAD. So first off, syempre sa RDA, advantage nito is, nyari nagpunta ka sa vape shop, pwede kang magtikim ng juice. So advantage niya, pull mo lang yung top cap, then pwede ka magtest. Hindi mo siya magagawa sa RTA, kasi sa RTA po is nakatangka lang talaga. So more on kapag naka-RTA ka is on the go usage talaga. Lagi lang nasa bulsa mo, and pag pinul mo is pwede kang humipak. Yun. So ang advantage din ng RDA is yung kung mahilig ka sa more dense na clouds and kung gusto mo ng magandang airflow talaga, RDA is the good for you. It's the best for you. Kasi mas malaki yung build deck niya, pwede kang maglagay ng mas makakapal na wires. Unlike sa RTA na dahil may chamber, mas masikip yung pwede mong may lagay na build. Mas manipis yung wire na pwede mong ilagay. And yun, going on the RTAs. So ang advantage ng RTA versus RDA, kasi syempre may maiimba kang juice sa kanya. So kung on the go ka lagi and hindi ka naman mahilig sa makakapal na vapor, pwede mo siyang gamitin. And kung may favorite ka ng juice, lalagay mo na lang siya rito, wala ka ng hassle. Wala ka ng isipin na baka wala ka ng juice, and nakikita mo kasi siya eh. So natitrace mo pa siya kung gaano karami. Unlike RDA user ka, kung beginner ka, matataranta ka eh. Hindi mo alam kung marami pa ba yung juice mo. Ang hirap pakiramdaman. Unlike dito, nakikita mo siya. So advantage yun. And kung hindi ka na mahilig nga sa vapor, more on flavor daw kasi kapag using RTA. So I highly recommend this kung on the go ka palagi and hindi ka na mahilig ng cloud chase and gusto mo or may favorite ka ng juice, go for RTA. So yun. Yun lang naman yung sa RDA and RTA. So let's move on the RDTA. So on the RDTA part, it's the combination of RDA and RTA. So most convenient para sa akin, kung beginner ka, most convenient talaga na gumamit yun ng RDTA. Kasi 2-in-1 na siya. So sa isang gastos, dalawa na yung meron ka. Pero
hindi ko alam yung logic ng iba, pero meron talaga mga taong nag-enjoy sa RDA and RTA kesa sa RDTA. Kung beginner ka talaga, this is okay na okay talaga. Kaya lang naman natin nakikita madalas sa mga shop na RDA yung sinasama or tinatambal dun sa set. Kasi po, mas mura nilang nakukuha yung RDA. Actually, may mga clones kasi. Basta, next time ko i-explain yung pagkakaiba ng legit tsaka clones. So, ayun. More on legit kasi kadalasan sa mga lumalabas na RDTA. Konti lang yung halos RDTA na clone. Pero meron. Conveniency-wise, pagdating sa gastos, kasi 2-in-1 na siya. And okay din siya. Pwede ka mag-test kasi pwede mo siyang gamitin dripper. And pwede ka rin mag-tank kasi pwede mo siyang gamitin tank. So, 2-in-1 is good. Everything is good talaga pagdating sa RDTA. Pero ako, I prefer for myself as a cloud chaser. As malakas mag-usok. RDA ako. So, yun, it's up to you. And we're going to the pod system para mas malinawan kayo kung anong dapat or mapipili. And yun, on the pod, sabi ko nga, easy peasy. Salpa ka lang ng OCC, bili ka lang sa babe shop, gamit mo lang dyan, di mo na kailangan mag-build, di mo na kailangan mag-wire, di mo na kailangan mag-cotton. So, gagamitin mo na lang siya. Pag may OCC ka, salpak mo lang na ganyan. Hipa ka na. So, ang convenience is, syempre, pag pod system, mas maliit siya. Mas madali siyang dalhin, mas madali siya ikarga. Ang problema mo lang talaga is battery life. So, pero gaya nga ng sinabi ko, kung talagang gusto mo lang nadadala mo lagi and may tank na siya, this, at may favorite ka ng juice and gusto mo nang hagod, talagang mag-pad ka and pad system ang gamitin mo. So yun, sa apat nating napag-usapan, bahala na kayo kung anong mapipili nyo and kung ano yung naintindihan nyo. At kung may kulang ako, please lang po, i-comment nyo na lang po, huwag nyo na po i-bash. So yun, ayun yung apat na pwede mong magamit. It's up to you for a choice. Basta RDA kung gusto mo nang mas mausok or gusto mo nang dinidrip mo lang yung juice. RTA kung meron ka ng favorite na juice and ready to go ka na. RDTA kung gusto mo ma-experience yung dripper and tank in one. And pod system kung gusto mo nang nick salt or mas mahagot or kung gusto mo nang OCC na lang at wala ka ng build na ginagawa. And yo, wag na natin patagalin to. Alam ko naririnig nyo na si Willie Revillame, so maraming salamat Shopee. Shout out Shopee. Ayun, sana may natutunan kayo ngayon sa vlog ko in choosing on the 4 na pwede nyo magamit on beginner and to pro. So for my next vlog, tingnan natin kung anong pwede pa natin or pwede kayo mag-comment kung anong gusto nyo malaman para may provide kayo sa vlog and magawa natin ang video. So maraming salamat always sa mga sumusuporta. Keep safe lang lagi mga kaibigan Oso. And wag mo na lumabas dahil may COVID. God bless to all of you. Maraming salamat. Shoutout sa lahat. God bless. Bye. Ciao.